Ang kwento ay nagsisimula sa pagitan ng mga tao laban sa mga demonyo na naganap sa loob ng 15 taon. Si Hiro ang pinakamagaling na fighter na naglalakbay sa palasyo ng Demon King upang matigil ang labanan. Ang Demon King ay isang reyna na gustong makita ng personal si Hiro at sa halip ay gusto siyang makausap. Sa kanilang pag-uusap ay ibinunyag niya na ang salungatan ay nakatulong sa magkabilang panig, dahil ang magkabilang lahi ay isinantabi ang kanilang mga pagkakaiba, upang labanan ang isang karaniwang kaaway at palakasin ang ekonomiya. Gayunpaman, pinahihintulutan nito ang malalakas at mga tiwali na pagsamantalahan ng mahihina. Halimbawa, ang mga mahihirap na kaharian sa timog ng tao ay dapat magpatuloy na labanan ang mga demonyo bilang kapalit ng pagkain at tulong pinansyal mula sa mayayamang sentral na kaharian. Igit pa rito, hindi alintana kung sino man ang nanalo o kung ang digmaan ay biglang natapos nang hindi nagbibigay ng gantimpala sa mga individual na natanggap bilang resulta ng labanan, ito ay magre-resulta sa isang malaking digmaang sibil. Labis ang ikinagagalit ni Hiro. Ang reyna ay may plano na magdala ng kayamanan at permanenteng kapayapaan sa kanilang mga kalahi at humingi siya ng tulong kay Hiro. Umayag si Hiro matapos makumbinsi, at pareho nilang ipinagkatiwala ang kanilang buhay sa isa't isa. Dumating ang reyna at si Hiro sa kaharian ng tao sa isang maliit na pamayan ng agrikultural na pinangalan ng Winter Pass, kung saan sila ay tumira sa isang villa sa tulong ng kanyang pinakatapat na lingkod, ang headmaid. Pagkalipas ng ilang oras bago magsimula ang laban, kumakalat ang mga kwento na nag-away ang Hiro at ang Demon King at nagpapagaling sa kanilang mga sugat. Pinigyan ng reyna ng cover identity bilang Crimson Scholar, isang marangal na babae at salamat sa headmaid. Nabigo ang Crimson Scholar na hikayati ng nakatatanda sa nayon na magpatibay ng isang four-field agricultural rotation scheme upang mapalakas ang produktibidad. Nag-ambala si Hiro sa mga kwadra sa gabing iyon, at natuklasan ang dalawang magkapatid na batang babae na nagtatago sa loob habang nakatakas sa pagkaalipin. Gusto silang tulungan ni Hiro, ngunit tumanggi ang headmaid dahil kinutsa muna niya ang mga ito. Inihambing sila sa mga ipis na hindi kayang tulungan ang kanilang sariling buhay. Hiniling ng babae na sila ay turuan ng headmaid kung paano kumilos tulad ng mga tao, upang matuto na sinang ayunan niya at kinuha ang mga ito sa ilalim ng kanyang proteksyon dahil kailangan niya ng tulong sa villa. Habang tinuturuan ng Crimson Scholar ang magkapatid na babae, tinuturuan din niya ang mga anak ng isang maharlika, isang mandirigma at isang mga ngalakal tungkol sa mga epekto ng digmaan sa lipunan sa pag-asang magbago ang kanilang isip. Ang Crimson Scholar ay nakakakuha ng isa pang pagpupulong sa mga matatanda sa nayon, at salamat sa kanyang mga mag-aaral na nilalayo niyang manalo sa pamamagitan ng isang secret weapon. Sinunod ng Hamlet ang mga gawaing pang-agrikultura ng Crimson Scholar sa loob ng ilang buwan. Ang Crimson Scholar at si Hiro na nagpapanggap bilang White Swordsman ay nakipagkita sa madre na namamahala sa Lake Monastery sa Lake Nation na lumabas na isang female knight, isang dating miyembro ng nakaraang grupo ni Hiro. Upang ipaliwanag ang pagkawala ni Hiro, sinabi ng Crimson Scholar sa female knight na natuklasan niya itong malubhang na sugatan pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban sa Demon King, at ipinangako ni Hiro ang kanyang proteksyon bilang kapalit sa pagligtas sa kanyang buhay. Nabalitaan nila mula sa female knight na ang isa sa mga kasamahan ni Hiro, si Archer ay naglakbay upang pagsilbihan ng isa sa mga maharlikang pamilya ng Southern Knight, habang ang isang female magician ay pumunta sa kaharian ng demonyo upang hanapin si Hiro. Tinanggap ng female knight ng ibunyag ng Crimson Scholar na ang kanyang secret weapon ay ang mga patatas. Isang pananim na dating kilala sa kaharian ng tao at ang pakinabang nito, na hinihiling sa kanya at sa simbahan na lansagin ang pananim at turuan ng mga tao sa timog na mga bansa kung paano ito payamanin. Samantala, ang Merchant Guild ay nakakakuha ng Dry Compass bilang regalo mula sa Crimson Scholar at pagkatapos pag-aralan kung paano ito ay magagamit, nagpa siya silang maghanap ng paraan para ito ay makontrol. Pagbalik sa villa, pinili ni Hiro na hanapin ang kaharian ng demonyo para sa female magician, at bago siya umalis ay binigyan siya ng reyna ng nakakatakot na armor at inutusan siyang gamitin ito habang nagsisilbing tagapangasiwa sa ilalim ng kanyang utos. Nakatagpo niya ang ilang mga leader ng demonyo na kanyang mapagkakatiwalaan. Mula nang umalis si Hiro, dumating na ang panahon ng taglagas, at ang female knight ay lumipat sa villa upang turuan ng mga bata kung paano gumamit ng sandata. Ang batang mga ngalakal na isang miyembro ng alyansa ay binisita ang Crimson Scholar, at ipinakita niya ang mais na makakatulong sa pagtaas ng pagkain ng sangkatauhan kung tutulungan ng alyansa ang kanyang mga pananim na lumago. Tinanggap ng batang mga ngalakal ang panukala ng Crimson Scholar sa kabila ng pag-unawa na ang kanyang layunin ay upang matapos ang labanan ng mapayapa, na ang kaharian ng tao at simbahan ay maaaring magmukhang traidor. Nag-propose ang batang mga ngalakal bago umalis, na labis na ikinagalit ng Crimson Scholar.
Ipinagmamalaki ni Winter Prince ang Crimson Scholar kasama ang kanyang butler na si Archer ang tungkol sa kung paano nakatulong ang kanyang mga pananim at ideya sa timog na nagresulta sa pagsasarili ng ekonomiya mula sa sentral na bansa. Pagamat 6 na buwan na ang nakalipas mula noong umalis si Hero patungo sa kaharian ng demonyo at magkaroon ng ilang mga kaalyansang demonyo, lumago ang pagkabalisa ng Reyna dahil hindi niya alam na ginagamit ni Hero ang kanyang kakayahang mag-teleport para regular na makabalik sa Villa nang hindi niya alam. Isang katotohanang tanging ang headmaid lamang ang nakakaalam, at kung kanino ipinagtapat ni Hero na bumalik siya upang salubungin ang Reyna dahil sa kanyang pagnanais na maging kapakipakinabang. Samantala, itinayo ng sentral ang mga bansa sa timog upang bumuo ng isang napakalaking puwersa ng hukbong pangdagat sa pagtatangkang mabawi ang Aurora Island, ang nag-iisang teritoryo ng mga demonyo sa mundo ng mga tao. Sa Gateway Metropolis, isang napakalaking lungsod sa kaharian ng demonyo ang hawak ng mga tao at iniligtas ni Hero na nagpapanggap bilang Black Knight ang isang demonyong barmaid, mula sa panggigipit ng isang crusader, at nalaman ni Hero kung paano inaabuso ng mga hukbo ng tao ang mga demonyo mula nang sakupin ng lungsod maliban sa mga nagpoprotekta sa Eastern Fortress. Samantala, ang White Night King ay nagpadala ng Expeditionary Fleet upang bawiin ang Aurora Island, na inatake ng demonyong pugita ang karamihan sa mga fleet na nag-iiwan lamang ng ilang mga nakaligtas, kabilang ang Winter Prince ang anak ng Winter King na namatay habang iniligtas ang White Night King. Karamihan sa mga pinuno ng timog ay hinamak ang White Night King na tumangging tumanggap ng responsibilidad para sa kanyang mga pagkukulang, at sa halip sila ang sinisisi sa yumaong na Winter King. Ang Winter Prince ang pumalit sa trono ng kanyang ama, na naging bagong Winter King, at tinawag ang Female Knight upang magsagawa ng pangalawang ekspedisyon upang mabawi ang Aurora Island, na pinaghihinalaan ng White Night King dahil sa Crimson Scholar, sa simbahan at sa alliance na tumutulong sa Winter Kingdom. Inihayag ng Crimson Scholar ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang ang Demon King sa Female Knight habang ito ay naghahandang umalis, at inalok na kanyang maging kaibigan. Gayunpaman, ito ay alam na ng Female Knight dahil sinabi na ni Hero ang totoo at tinanggap ang Demon King bilang kanyang kaibigan. Malapit na ang New Year Festival, at muling nagkita si Hero at ang Reyna pagkatapos ng isang taon na paghihiwalay. Ipinahayag sa kanya ni Hero na may plano siyang palayain ang Gateway City sa loob ng 1 buwan, at nalaman mula sa Reyna na plano rin niyang tulungan ang mga tao na mabawi ang Aurora Island at nagkaroon ng pribadong sayaw ang dalawa. Pagkatapos ay umalis si Hero na nangangakong magkikita silang muli sa battlefield. Sinagot ng Crimson Scholar ang tanong ng Elder Sister Maid kung bakit nangyayari ang digmaan, at sa huli ay ipinaliwanag niya ang mga sanhi nito. Samantala, ang Black Knight ay gumamit ng mga fairies upang lumikha ng mga ilusyon sa gabi para sa mga sundalong crusader sa Gateway City na nagpapahina sa kanilang katinuan at isipan, kabilang ang mga commander ng crusader. Dumating ang Crimson Scholar sa kampo ng Winter King na inalok siya at ang Female Knight ang kanilang tulong. Upang mabawi ang Arctic General at ang kanyang Demon Advantage para sa Open Sea, ang mga sundalo ng Winter Kingdom ay nagsimulang gumawa ng isang tulay mula sa mga lumulutang na iceberg sa tulong ng Salt Scholar. Pinamumunuan ng Female Knight ang mga sundalo ng Winter Kingdom sa patag na lupa na inaangkin ang pwesto sa Aurora Island. Sa kabila ng kanilang tagumpay, kailangan nilang maghanda para magtago sa Cathedral of the Arctic General, habang si Hero ay nagteleport sa kanilang kampo at dumating ang mga sundalong crusader mula sa Gateway City. Ang Winter Army ay nakakakuha ng hindi inaasahang tulong. Isinukol ng mga crusader ang lungsod sa Mercenary General ng Eastern Fortress. Ngayong siya na ang namamahala, ang General ay nag-organisa ng isang bagong administrasyon kasama ang makapangyarihang mga demonyo ng lungsod upang mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng kanilang mga lahi. Sinubukan ng mga demonyo ang isang pagsalakay, ngunit pinatay ng Female Knight ang Arctic General at ang mga demonyo ay nawasak. Ang Winter King ay nagbigay ng mga title sa Crimson Scholar at sa Female Knight, habang ipinagdiriwang ng Winter Kingdom ang muling pagbawi sa Aurora Island. Muling nakasama ni Hero si Archer na nagsabi sa kanya na huwag ilayo ang kanyang sarili dahil sa kanyang mga kakayahan, sapagkat mayroong mga taong nagmamalasakit sa kanya. Ang Winter Kingdom ay umuunlad habang papalapit ang 2nd tag-araw, at salamat sa Crimson Scholar na nagpadala ng isa sa kanyang mag-aaral upang tulungan ang Winter King. Si Hero ay bumalik sa Gateway City bilang ang Black Knight upang dumalo sa isang festival pagkatapos ng pagsasanay kasama ang Female Knight at tinikman niya ang bumubulang inumin ng Younger Sister Maid. Ang Fire Dragon Princess, anak ni Archduke Fire Dragon ay dumating habang kumakain si Hero kasama ang Western Fortress General. Labis na hindi nasisiyahan si Hero dahil pinipilit ng prinsesa na maging kanyang asawa, at napagtanto ng Crimson Scholar na nauubusan na siya ng oras. Pagkatapos ay ipinadala niya si Hero at ang Elder Sister Maid na naging kanyang apprentice sa Iron Nation para magpakita ng bagong imbensyon, ang printing press na magpapalawak sa kaalaman ng tao.
Ang Reyna at ang Female Knight ay parehong natutulog kasama si Hero na isiniwalat ng Reyna sa Female Knight na babalik siya sa Demon Realm upang ipagpatuloy ang kanyang pangangasiwa, at makilahok sa isang seremonya na magpapabago sa kanyang pamumuno at sinabihan niya ang Female Knight para protektahan si Hero. Pinigyan ng Reyna ang Elder Sister Maid ng isang mahiwagang singsing na magpapabago sa kanyang hitsura upang maging kanyang kamukha, para siya ang dumalo sa mga pagpupulong sa kanilang lugar bago sila makabalik sa Demon Realm. Samantala, ang Crusader Commander ay sinabihan ng masasamang salita dahil sa pag-alis sa Gateway City ngunit ang White Kingdom ay pumagitna at iniligtas siya. Ang White King at ang Commander, na may galit sa kasaganaan ng Winter Kingdom, ay nagsanimpuwersa upang magsagawa ng isang plano laban sa kanila. Ang batang mangangalakal ay bumisita sa villa ng Crimson Scholar at ang Elder Sister Maid ay sumunod sa mga utos ng Crimson Scholar na sumubok na gayahin siya gamit ang mahiwagang singsing ngunit hindi ito nagtagumpay. Dumating si Hero at dinala siya sa Demon Realm kung saan ipinakita niya sa batang mangangalakal kung paano lumaki ang bagong Liberated Gateway City bilang isang maunlad na metropolis na pinamumunuan ng mga tao at ng mga demonyo. Pagkatapos, ang Fire Dragon Princess ay nagbigay ng hapunan para sa kanila kung saan siya ay nag-alok na libuti ng lungsod kapalit ng pagtulong sa kanya at sa Demon King. Samantala, nakipagpulong ang Reyna sa Female Magician sa Outer Library bago pumasok sa Ritual Chamber, na nagsabi sa Headmaid na patayin siya kung mawala siya sa kanyang katinuan. Ang Female Knight ay bumalik sa villa at nag-aalok na maging kabalyero ni Hero bilang isang kilos ng kanyang panghabang buhay na pagtatalaga na tinatanggap ni Hero ng buong puso. Ang isang opisyal ng simbahan ay bumisita sa Winter King at nagsabi sa kanya na ilabas ang Crimson Scholar na binansagan na isang erehe dahil sa kanyang mga turo na nilapastangan ng bagong halal na pari at pumunta siya sa villa na kasama si Archer upang bigyan ng babala ang iba. Upang mapanatiling ligtas ang Winter Kingdom mula sa mga karagdagang problema, lumikha si Hero ng isang pamamaraan na kinasasangkutan ng Elder Sister Maid na nagpapanggap bilang ang Crimson Scholar. Ayon sa batang mangangalakal, ang sentral na simbahan sa gitnang mga bansa ay gumawa ng mga paratang ng maling pananampalataya laban sa Crimson Scholar, dahil ang kanyang trabaho ay ang tumulong sa kalayaan ng timog mula sa pangingibabaw ng sentral. Sa paggawa ng aksyon, siya ay humingi ng tulong sa isa sa mga mag-aaral ng Crimson Scholar, ang batang Maharlika. Samantala, dumating ang isang emisaryo ng simbahan upang arestuhin ang Crimson Scholar, na hindi alam na siya ang Elder Sister Maid. Habang naghihintay si Hero ng pagkakataon upang siya ay mailigtas, ang Elder Sister Maid na nagpapanggap bilang ang Crimson Scholar ay inakusahan ng maling pananampalataya na itinali at pinahirapan sa harap ng maraming tao. Ngunit siya ay binigyan ng pagkakataon upang magsalita, at ipinalam niya sa lahat na siya ay minsang naging alipin. Ikinwento niya kung paano nawala ang karamihan sa kanyang pamilya noong panahon niya bilang isang alipin, at dahil sa kanilang pagiging makadiyos, ang espiritu ng liwanag ang nagligtas sa kanya at nabigyan ng pagkakataong bumangon at tumayo bilang isang tunay na tao. Ipinaalam niya sa mga tao na ang espiritu ay nagbibigay sa sangkatauhan ng kakayahang pumili ng kanilang sariling kapalaran at walang sinuman ang may kakayahan na ito ay alisin. Ang pagpapahintulot sa sinuman na gawin ito ay nagiging dahilan upang sila ay maging mga ipis. Nagalit ang emisaryo at inutusan ang mga tao na tapunan ng mga bato ang Elder Sister Maid, ngunit ang karamihan ay nahikayat sa mga sinabi ng Elder Sister Maid at sa halip ay binato nila ang emisaryo at ang kanyang mga kasama. Sinubukan ng isa sa mga sundalo ng emisaryo na patayin ang Elder Sister Maid, ngunit pinigilan siya ng Winter King at nag-utos sa emisaryo na umalis kasama ang Female Knight, na nagsabi sa emisaryo at sa sentral na simbahan ng katiwalian at nagpahayag sa Crimson Scholar na isang santo. Nakatakas ang emisaryo at nagsabing mananagot ang Winter Kingdom sa kanilang kalapastanganan. Samantala, isang demonyong may kulay asul na balat ang nababalisa sa larawan ni Elder Sister Maid, at isang kakaibang nilalang ang nalungkot sa kasalukuyang sitwasyon. Ang mga kaharian sa timog ay nagsama-sama upang labanan ang mga sentral na bansa sa pamamagitan ng pagpapaalis sa mga manggagawa, at ibaba ang mga buwis upang hikayatin ang mga tao na lumipat sa timog, habang ang mga nasa tabing dagat ay nakipagtulungan sa sentral na simbahan upang matagpuan ang tunay na simbahan ng liwanag na espiritu na nagpapalaganap ng mensahe sa mga polyeto at bards. Samantala, ang batang mangangalakal ay nagsimulang bumili ng butil mula sa sentral na Maharlika gamit ang mga kontrata sa hinaharap, na nagiging sanhi ng pagtaas ng mga gastusin sa pagkain. Ang timog ay nagpapatupad ng mga tungkulin sa kalakalan at mga pataw sa mga pag-export ng pagkain, sa takot na ang kanilang mga supply ay maaaring maubos kung ang sentral ay patuloy na mag-import ng kanilang pagkain. Samantala, sa Gateway City ay inaabisuhan ng Fire Dragon Princess ang East Fortress General na ang Blue Demon Clan ay may gagawin, at kalaunan ay nakipagkita siya sa batang mangangalakal sa kaharian ng tao upang kumuha ng asin dahil ang mga demonyo ay nasa labas. Habang nagpahayag ng digmaan ang sentral sa timog dahil sa mga paghihigpit sa kalakalan,
hinimok ni Hero ang Winter King na gumawa ng isang bagay bago magsimula ang labanan upang maiwasan ang hindi kinakailangang pagpatay sa magkabilang panig. Naabisuhan ng Winter King at ni Hero ang isang hukbo na pinamumunuan ng Blue Dragon Clan ay lumabas sa portal ng Demon Realm at gustong sumalakay mula sa timog, habang natuklasan ng batang mga ngalakal at ng Fire Dragon Princess na ang sentral ay nagnanais na gumawa ng bagong currency upang maiwasan ang inflation. Nag-iisang naglalakbay si Hero upang labanan ang Blue Demon Clan, na nagbigay daan sa timog na alyansa na makapag-concentrate sa paparating na pagsalakay mula sa hilaga at nakita niya ang female magician habang siya ay papunta doon. Samantala sa Demon Realm, lumabas ang Reyna mula sa silid na sinasapian ng mga multo ng Old Demon King, at ang headmaid pagkatapos na matanggal ang kanyang kanang braso ay nagawa siyang itaboy pabalik sa loob. Ibinunyag ng batang mga ngalakal kasama ang Fire Dragon Princess, na ang kanyang plano na gumawa ng sariling currency ang mga timog na bansa at palawakin ang kalakalan sa Demon Realm para sa mga batang mga ngalakal. Gayunpaman, ibinunyag din sa kanya ng Fire Dragon Princess ang kanyang tunay na pagkatao na sinabing siya ay isang ambassador ng mga demonyo ng Gateway City. Bilang parusa para sa kanilang mga manggagawa na tumakas sa kaharian ng Winter, Ice at Iron na mga bansa, ang White Knight na mga kabalyero ay patungo sa Crusader Commander na nagsasagawa ng isang pag-atake sa silangan ng Iron Kingdom. Ang mabangis na pagsalakay gayunpaman ay nabigo dahil sa magaling na diskarte ng batang mandirigma na natutunan niya mula sa Crimson Scholar at sa Female Knight. Ang female magician, nang malaman ang suliranin, ay inutusan si Hero na sirain ang mahiwagang gateway na nag-uugnay sa dalawang mundo kapag nailipat na niya ang buong hukbo ng Blue Demon. Dumating si Hero sa Demon Realm pagkatapos siyang makapasok sa butas na naiwan sa pagsabog, at nadiskubre na ang parehong realm ay talagang matatagpuan sa iisang planeta. Pinuntahan ni Hero ang Reyna, at inatake siya nito habang ang katawan ng Reyna ay sinasapian. Dumating ang female magician sa harap ng Winter King na may mga tagubilin mula sa Crimson Scholar kung paano gumawa ng bakuna sa bulutong na hihikayat sa sentral na makipag-ayos sa timog. Pumalik si Hero sa Demon Realm at tinulungan niya ang Reyna upang mawala ang mga sinaunang Demon King mula sa kanyang katawan. Ibinunyag ni Hero sa Reyna kung ano ang nangyari mula nung umalis ang headmaid sa kaharian ng tao habang kinakabit niya ang braso nito. Samantala sa Iron Kingdom, nadiskubre ng Crusader Commander ang magkapatid na maid sa isang printing factory at sinusubukang patayin ang Elder Sister Maid sa pag-aakalang siya ang Crimson Scholar, ngunit iniligtas sila ng batang mandirigma na nakipag-away sa Commander at nagtulak sa kanya hanggang sa kanyang kamatayan mula sa itaas. Ang mga mercenaryo sa Central Army Camp ay nagalit at hindi mapakali dahil wala silang sapat na pagkain. Ang kanilang mga kabayo ay may sakit, at ang Central Authority ay nagtatalo tungkol sa hindi inaangkin na pagnanakaw sa digmaan kaysa sa pag-atake sa timog. Ang Female Knight at ang kanyang mga mahuhusay na armadong kabalyero ay gumagamit ng mga paraan ng hit and run para itaboy ang pag-atake sa likod ng kabayo ng isang mercenaryong kapitan sa Southern Army Camp. Ang mga kabalyero ng Central ay napilitang bumalik habang papalapit ang taglamig. Pumalik sa sentral na bansa, ipinahayag na ang mga Blue Demon kasama ang mga leader ng sentral at ang sentral na simbahan ng tunay na may kagagawan ng digmaan, at nagpaplano sila ng bagong krusada laban sa timog gamit ang mga matchlock na baril batay sa disenyong ninakaw mula sa isa sa mga katuwang ng Crimson Scholar na Iron Nation. Ang Reyna ay bumalik sa Demon Realm pagkatapos ng kanyang pakikibaka kay Hero at nag-organisa ng isang kumperensya kasama ang iba pang mga leader ng mga demonyo, na nakikita ng ilang demonyo bilang tanda ng malawakang digmaan sa mga tao na labis ang kanyang pagkabigo. Ang alyansa ay nagbibigay ng mga patatas upang pakainin ang sentral na bansa, at salamat sa South Ceasefire habang hinihikayat ng batang mga ngalakal ang Southern Authority na magtatag ng pakikipagkalakalan sa mga demonyo. Pinag-uusapan ng Reyna at ng headmaid kung paano nila tinulungan ang sangkatauhan kasama si Hero, ang Female Knight at ang Maid Sisters. Ngunit ang isang bagay na hindi nila inaasahan at ipinagmamalaki ay ang nagawa ni Elder Sister Maid. Dito na nagtatapos, maraming salamat sa panunood hanggang dulo, mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito.